Welcome sa Wantamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2009 American action horror film na pinamagatang Underworld, Rise of the Lycans. Spoilers ahead, watch out and take care. Dalawang dekada matapos ang paglikha sa mga vampira at werewolves, nagsimula ang isang digmaan. Lalong dumami ang bilang ng mga werewolves dahil sa kakayahan nilang makahawa sa iba, na ginagawang mga lobo ang sinumang makagat nila. Si Victor na pinuno ng mga vampira ay bumuo ng isang hukbo upang labanan ang banta sa mga lobo at sinimula ng proseso ng pagpuksa sa mga ito. Isang araw sa isang selda ng bilangguan, narinig ni Victor ang pag-iyak ng sanggol na ipinanganak ng isang lobo. Pinag-iisipan ni Victor na patayin ang bata, ngunit hindi niya ito nagawang ituloy. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang bata at pinangalanan siya ni Victor bilang si Lucian, at tila may taglay itong pambihirang lakas kumpara sa mga kauri niya. Si Lucian ang kauna-unahang Lycan, isang hybrid sa pagitan ng werewolf at tao. Ginamit ni Victor si Lucian upang magparami ng higit pang mga Lycan sa paraan ng pagpapagutom sa kanya at pagpapakain sa mga taong alipin. Upang makontrol sila, naglalagay si Victor ng mga silver collars sa kanilang leeg upang pigilan sila sa pagta-transform. Tandaan, may dalawang uri ng werewolves sa pelikulang ito. Ang mga permanenteng nasa wolf form, sila ang mga tinatawag na werewolves. At ang mga taong nagta-transform tuwing kabilugan ng buwan, sila naman ang mga tinatawag na Lycan. Isa na nga rito si Lucian, ang orihinal na Lycan. Samantala, isang mangangabayo ang hinahabol ng mga werewolves sa kakahuyan. Napatay niya ang dalawa sa mga lobo habang tinatahak ang daan pabalik sa kastilyo. Nakarating siya sa kastilyo at ikinaalarma nito si Lucian at ibang mga vampira. Inatake ni Lucian ang natitirang lobo na humahabol sa Ryder. Inihayag ng Ryder ang kanyang sarili at siya ay si Sonya, ang anak ni Victor. Ininsulto ni Sonya si Lucian ngunit sinaway siya ni Victor na sinasabing higit na dapat siyang magpasalamat sa lalaking nagligtas sa kanya. Pero tumugon si Sonya na hindi niya na kailangan pa ng tulong sabay umalis. Sa labas, ang mga Lycan ay nagtatrabaho bilang mga alipin. Isa sa kanila ay napagod at nagpahinga. Napansin ito ni Casta na isa sa tagapangasiwa at agad niyang hinagupit ang alipin at sinabihang magpatuloy sa pagtatrabaho. Mabuti na lang dumating si Lucian para pigilan si Casta. Ininsulto ni Casta si Lucian dahil sa pangingialam nito. Tinawag ni Casta si Lucian na aso ng Panginoon at isinumpa siya bago umalis. Samantala, ang mga Lycan ay pinagpahinga muna sa trabaho at si Lucian ay palihim na pumasok sa isang imburnal at nagtungo sa inabandunang bahagi ng kastilyo. Nakipagkita siya kay Sonya at dito natin napag-alaman na may lihim na relasyon pala ang dalawa. Inihayag ni Lucian kay Sonya ang binabalak niyang pagtakas at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Ipinakita ni Lucian kay Sonya ang kanyang sariling gawa na susi upang maalis ang tanikala sa kanyang leeg. Binalaan siya ni Sonya na huwag gawin ito, ngunit nilinaw ni Lucian ang kanyang punto na nagsasabi sa kanya na ang paraan ng pagtrato sa mga Lycan ay hindi patas kaya dapat siyang umalis, ngunit hindi niya ito magagawa nang wala si Sonya. Sa kabilang banda hinahanap pa rin ni Tanis si Sonya. Sinuri nito ang kanyang kwarto ngunit wala siya roon. Gumala pa siya sa paligid ng kastilyo hanggang sa makita niya sina Lucian at Sonya na magkasama. Nagulat si Tanis kay Victor ngunit hindi niya sinabi kay Victor ang tungkol kay Sonya at Lucian. Sa halip nagsinungaling siya at sinabi kay Victor na hindi raw sumasagot si Sonya sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinabi ni Tanis kay Victor na dapat silang maghanda para sa pagdating ng mga Maharlika dahil ito ang araw ng pag-aalay ng mga Maharlika ng kanilang alipin. Dumating ang mga Maharlika sa tagpuan sa kakahuyan at nagpaputok ang patrol ng Flare Hudyat ng kanilang pagdating. Napansin ito ni Sonya kaya naghanda siya para gabayan ang mga Maharlika mula sa mga lobo. Sa paglabas, pinigilan siya ni Tanis sa utos ni Victor, ngunit hindi nakinig si Sonya at lumabas kasama ang kanyang mga tauhan. Lumapit si Tanis kay Lucian, sinasabing ingatan nila ang kanilang sikreto. Napagtanto ni Lucian na alam na ni Tanis ang tungkol sa kanila ni Sonya. Dumating si Sonya sa kakahuyan at hinarang ang mga Maharlika, ngunit biglang narinig ang mga atungal ng mga lobo sa paligid. Naramdaman ni Lucian ang presensya ng mga lobo at napagtantong napakadami ng mga ito kaya nag-alala siya para kay Sonya. Sinubukan ni Lucian magpadala ng ilang mga tropa upang tulungan si Sonya ngunit hindi nila sinunod ang kanyang utos, kaya nagnakaw siya ng kabayo at agad na lumabas.
Si Sonya at ang mga maharlika ay tinambangan ng mga lobo. Madaling pinatay ng mga lobo ang tropa at pinatay din ng ilang maharlika at alipin. Ang isa sa mga alipin, si Raze, ay lumaban at ipinagtanggol ang kapwa alipin. Lumaban din si Sonya na pinatay ang ilan sa mga lobo hanggang sa dumating si Lucian upang tulungan sila. Subalit sa hindi nila inaasahan, napakadami pang lobo ang pumalibot sa kanila. Dahil dito napilitan si Lucian gamitin ang ginawa niyang susi upang kalasin ang tanikala sa leeg niya at pagkatapos ay nag-transform siya sa pagiging lobo. Nakapagtataka, nagawa niyang utusan ang mga lobo na umatras. Ngunit dumating ang iba pang tropa at inatake nila si Lucian. Kasama nila si Victor at agad na lumapit sa dalawa. Sinusubukan ni Sonya magdahilan sa ama na ginawa lang ito ni Lucian para iligtas siya. Ngunit galit na galit si Victor kay Lucian dahil sa pagtanggal nito sa kanyang collar at sinaway ang kanyang utos, kaya sinabi niya kay Lucian na mula ngayon ay tatratuhin na siya bilang isang alipin. Sinubukan ni Sonya na magpaliwanag pa pero sinigawan lang siya ni Victor at pagkatapos bumalik na sila sa kastilyo. Nagtipo ng konseho sa labas upang saksihan ang pagpaparusa kay Lucian. Nagwika si Victor kay Lucian na pinagsisihan niya ang pagpapalaki sa kanya at inutusan si Costa na hampasin siya ng 30 beses. Sinimulan ni Costa ang paghahagupit kay Lucian habang si Sonya ay walang magawa na nakikinig sa paghihirap ng kanyang kasintahan. Pagkatapos ng parusa, dinala ng mga gwardya si Lucian sa piitan. Nilapitan ni Victor si Sonya at nagtataka kung bakit nag-aalala siya para kay Lucian na isang alipin. Kaya ipinaalala ni Sonya kay Victor ang sinabi nito na higit na magpasalamat sa taong nagligtas sa kanya at tinatanong si Victor kung bakit hindi siya nagpasalamat kay Lucian na nagligtas sa kanyang anak na babae, sa halip kanya pa itong pinarusahan. Ngunit iginiit sa kanya ni Victor na wala siyang pasasalamat o damdamin sa mga lumalabag sa kanyang pamumuno. Si Sonya ay lihim na pumunta sa piitan ni Lucian para humingi ng tawad at sinisisi ang sarili. Sinabi sa kanya ni Lucian na wala siyang kasalanan at dapat na siyang umalis baka mahuli pa sila. Pinaalam niya rin kay Sonya na alam na ni Tanas ang tungkol sa kanilang relasyon. Nagtataka si Sonya kung paano ito nalaman ni Tanas, ngunit hinala ni Lucian na marahil hindi pa ito sinasabi ni Tanas kay Victor at baka may gustong makamit si Tanas na isang bagay. Kaya hiniling niya kay Sonya na alamin kung ano ang nais ni Tanas. Kalauna ng gabing iyon, kinumpronta ni Sonya si Tanas at itinulak siya sa pader, tinatanong kung may inilantad ba siya kay Victor. Sinabi ni Tanas na wala pa, kaya nagtanong si Sonya kung bakit hindi niya pa ito sinasabi sa kanyang ama at ano ang kailangan niya. Inihayag ni Tanas ang plano niyang gamitin ang impormasyong ito para sa kanyang sariling kapakinabangan na gusto niyang mapabilang sa konseho. Dahil dito nagmungkahi si Sonya na kung tutulungan sila ni Tanas at panatilihing lihim ang kanilang relasyon, ibibigay niya ang kanyang posisyon sa konseho. Maya-maya dinala ng mga gwardya si Lucian sa isang lugar na pribado. Doon ay nagkita silang muli ni Sonya sa tulong ni Tanas at binigyan lamang sila ng 2 minuto para mag-usap. Agad na pinaalam ni Sonya kay Lucian na plano ni Victor patayin siya kinabukasan kaya kailangan niyang umalis sa pagsikat ng araw kapag si Victor at ang mga patrol guard ay tulog na. Aabalahin ni Sonya ang kanyang ama at plinano nilang magkita sa loob ng 3 araw. Nagpaalam sila sa isa't isa at umalis na si Sonya. Nang maglaon, inilabas ng mga gwardya ang mga alipin upang gawin silang mga lichen. Kabigla-bigla, lumitaw si Tanas sa itaas ni Lucian para ibigay ang susi ng kanyang tanikala at tulungan siyang makatakas bilang kasang-ayon sa napag-usapan nila ni Sonya. Ang mga alipin sa wakas ay naging mga lichen at ibinalik silang muli sa selda. Ipinaliwanag ni Lucian na gagamitin sila para sa proteksyon ng mga bampira. Sinabi sa kanya ni Raze na mas gugustuhin niyang mamatay, ngunit ipinaliwanag ni Lucian ang kanyang planong pagtakas at inanyayahan silang sumama sa kanya. Si Raze at ang iba ay pumayag na sumama sa kanya kaysa manatili at maglingkod sa mga bampira. Nalalapit na ang pagbubukang liwayway at ang oras ay dumating na. Pumunta si Costa sa piitan para suriin ang mga bagong lichen, ngunit sinabi nila sa kanya na nakatakas si Lucian. Ito ay nagudyok kay Costa na suriin ang selda ni Lucian at sa pagbukas nito, ganito ang sumunod na nangyari.
Bumalik si Lucian sa anyong tao at pinag-rally ang lahat ng mga Lycan at sinimulang palayain ang bawat isa para simulan ang kanilang pagtakas. Pinatay nila ang sinumang gwardya na humarang sa daan at nagpatuloy sa pagtakas. Palihim at dahan-dahan silang lumabas ngunit isa sa kanila ay gumawa ng ingay na nagpa-alerto sa ibang gwardya. Dahil dito inatake sila ng mga gwardya gamit ang balista na ikinamatay ng ilan sa mga Lycan. Nagawang magmaniobra ni Lucian at iba pa sa paligid, ngunit ang mga gwardya ay patuloy na inatake ang pinto kaya nabitag ang karamihan sa mga Lycan sa likod. Desperadong sinusubukang tumulong ni Raze, ngunit sinabi sa kanya ni Lucian na wala na silang magagawa at ipinangako niya sa mga naiwan na babalik siya para sa kanila. Hinanap ni Lucian at ng iba pa ang labasan, ngunit hinarang sila ng dalawang gwardya. Sinabi ni Lucian sa kanyang mga kasamahan na babalik sila upang iligtas ang iba pang mga Lycan. Hiniling ni Lucian kay Raze na samahan siya sa mga ari-arian ng mga Maharlika. Sumang-ayon si Raze at sinalakay nila ang lugar. Pagkatapos ng pagsalakay, pinalaya ni Lucian ang ilang mga alipin at pinapili sila ni Lucian kung sasama sila sa pakikipaglaban, at ang sinumang sumama ay pinangakoan niya ng imortalidad na maging Lycan. Sa kalagitnaan ng gabi, natagpuan ni Lucian ang isang kuweba at pumasok doon. Napadpad siya sa yungib na kuta ng mga lobo at nakilala niya ang kanilang pinuno. Nang gabi ring iyon, nahanap ni Victor ang isang lagusan, ang lugar kung saan madalas nagkikita si Lucian at Sonya ng palihim. Nag-imbestiga pa siya at sa huli ay humantong siya sa isang conclusion. Pumasok si Victor sa kwarto ni Sonya para kausapin ang anak. Biglang tinanong ni Victor si Sonya kung tinulungan niya ba si Lucian makatakas. Mariinitong itinanggi ni Sonya, ngunit kinagat ni Victor ang kanyang leeg, at dito inihayag ang kanilang alaala ni Lucian. Galit na galit si Victor at sinampal si Sonya. Si Victor ay ganap na hindi makapaniwala. Sinabi sa kanya ni Sonya na mahal niya si Lucian, na lalong ikinagalit ni Victor. Umalis si Victor at ikinulong siya sa kanyang silid. Bumalik si Victor sa konseho at nalaman ng konseho na pinagtitipon ni Lucian ang mga alipin at gumagawa ng higit pang mga Lycan kaya sinabi ni Cole Oman kay Victor na kailangan nilang gumawa ng aksyon bago pa lumala ang anumang bagay. Ngunit sinabi sa kanila ni Victor na wala siyang kailangang gawin dahil tiyak na babalik si Lucian para kay Sonya. Bumalik si Lucian sa kampo at nagtataka kung bakit hindi pa dumarating si Sonya sa kanilang tagpuan. Bigla na lang, may dumating na babaeng sakay ng kabayo. Akala ni Lucian ay si Sonya ito, ngunit sa kanyang pagkabigo, si Luca iyon na ipinaalam sa kanya na si Sonya ay inaresto. Nagudyok ito kay Lucian na magmadaling bumalik sa kastilyo ng mag-isa. Dumating si Lucian sa labas ng mga pader at palihim na pumasok. Nilampasan niya ang higit pang mga gwardya at tahimik na tinambangan ang dalawang lalaking nagbabantay sa kwarto ni Sonya. Sa wakas ay muling nagkita sina Lucian at Sonya, at agad silang tumakbo para tumakas. Si Victor ay agad na naabisuhan tungkol sa pagtakas ni Sonya at Lucian ngunit inaasahan na ito ni Victor. Habang nasa lagusan, nakita ni na Lucian at Sonya ang isang bariles na nahulog mula sa itaas at isang tanglaw kasama nito na naging sanhi ng pagsabog na humarang sa kanilang daan. Hinaharangan pala ni Victor ang kanilang pagtakas. Ganun pa man sinubukan pa rin ang dalawa tumakas, ngunit sa huli ay na-corner na sila, iniwan silang walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Matapang na hinarap ni Sonya ang kanyang ama at naging matindi ang kanilang labanan, hanggang si Sonya ang nangibabaw at dinesarmahan si Victor. Sinabi sa kanya ni Victor na walang saysay ang pagpatay sa kanya. Nagmakaawa si Sonya na palayain sila at idineklara na siya ay buntis sa anak ni Lucian. Tinatawag niya itong isang himala ng pagsasama sa pagitan ng mga vampira at mga Lycan. Ngunit si Victor ay lalong nagalit at isinumpa ang kanyang dinadala. Pagkatapos ay tusong bumunot ng kutsilyo si Victor at dinisarmahan si Sonya. Pagkatapos ay dinala nila si Lucian sa konseho para sa paglilitis kay Sonya. Ipinahayag ni Cole Oman ang lahat ng kanyang mga krimen at inaangkin ng mga ito na walang kapatawaran at nagdeklara ng kamatayan bilang parusa. Si Lucian ay desperadong nagsusumamo kay Victor at tinanong kung paano nito kayang tiisin na patayin ang sarili niyang anak. Naiwan ang magkasintahan, walang nararamdaman kundi kalungkutan.
Biglang bumukas ang kisame. Takot na takot, sinabihan ni Lucian si Sonia na panatilihin ang kanyang mga mata at sa kanya lamang tumingin. Ang magkasintahan ay nagkatitigan habang sinasabi na mahal nila ang isa't isa. Kalauna ng gabing iyon, pumasok si Victor sa silid at tiningnan ang kanyang sunog na anak na babae. Galit na galit si Lucian sa paningin ni Victor. Inutusan ni Victor ang mga tauhan na kunin ang kanyang kutsilyo. Ngunit habang ang liwanag ng buwan ay sumisikat kay Lucian, siya ay naging lobo at sinalakay si Victor. Pumasok ang mga tropa ni Victor sa silid kaya tumalon si Lucian sa bintana at sinubukang tumakas. Umabot siya sa itaas ng mga pader ngunit pinabagal siya ng mga tropa kung saan pinaputukan nila siya gamit ang salapang. Balak ng tropa tapusin ang nanghihina na si Lucian kaya inatake pa nila siya ng palaso. Gayunpaman, nagudyok ito kay Lucian na umatungal ng isang malakas na dagundong, napakalakas nito na umabot sa kanyang mga kauri sa kakahuyan. Ito ay nagpatuloy hanggang sa isang sundalo ang bumaril na tuluyang nagpabagsak kay Lucian. Sa ilang sandali ay nagsimulang manginig ang lupa at nakaramdam ng bagabag si Victor. Ang dagundong ay naghudyat sa buong grupo ng mga lobo na salakayin ng kastilyo at kasama din ang mga kapatid na Lycan na nagsimula ng isang all-out war. Ang mga bampira ay naghanda upang ipagtanggol ang kanilang sarili, nagmamanman sa mga dingding at umaatake ng balista. Ngunit ito ay walang saysay dahil ang mga lobo ay mas marami kaysa sa mga bampira hanggang sa bandang huli, naabot nila ang pader at sinimula ng pagpatay sa mga bampira. Si Victor, na nakahanda para sa labanan, ay papalabas ng matagpuan niya si Tanes na sinusubukang iligtas ang kanyang mga balumbon. Pinahinto niya si Tanes at sa halip ay inutusan siyang pumunta sa mga elder. Pagkatapos si Victor at kanyang mga tauhan ay sumali na sa labanan. Nakabawi na si Lucian ng kanyang lakas at itinuon niya ang kanyang mga mata kay Victor. Sumama siya sa laban at lumapit kay Victor. Nakita siya ni Victor na paparating kaya tumalon ito sa isa sa mga butas na patungo sa piitan at doon ay hinabol siya ni Lucian. Habang nangyayari ang lahat ng ito, katatapos lang isecure ni Tanes ang mga kabaong ng mga elder sa isang bangka at dahan-dahang inaayos ang mga hilera. Natagpuan ni Lucian ang kanyang sarili sa piitan nang bigla siyang salakayin ni Victor ng sorpresa. Sinabi ni Victor kay Lucian na dinungisan at pinatay niya ang kanyang anak na babae kung saan sinigaw ni Lucian na mahal niya si Sonia. Nagpatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng pinuno ng mga bampira at pinuno ng mga Lycan. Ginamit ni Lucian ng tanikala para tuluyang gapusin si Victor. Tapos na ang laban at lumabas si Lucian ng kastilyo upang salubungin ang kanyang mga kapatid na nagtagumpay laban sa mga bampira. Nagwika si Reyes kay Lucian na tapos na ang laban. Ngunit tinugon siya ni Lucian na nagsisimula pa lamang ang digmaan sa pagitan ng bampira at Lycan. Lingid sa kanilang kaalaman, nakatakas si Tanes sakay ng barko kasama ang mga elder. At sa barkong iyon, nakaligtas pala si Victor at sa pagtakas nila, pumasok si Victor sa isa sa mga kabaong. Sa malayong hinaharap, isang tinig ang nagsasalaysay ng mga kaganapan na nangyari ilang siglo na ang nakalilipas, ang katotohanan tungkol kay Victor na naging sanhi ng pagkamatay ng mga bampira, at ang kanyang anak na babae na hinatulan niya ng kamatayan. Sa gitna ng mabagyong gabi, nakaupo sa bintana ng balcony ang isang babaeng nakaitim na may mukha na kahawig ni Sonia.